Magandang umaga po ulit sa lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod. Ayan. Si Mang Bonsai at iba pa. So, dito naman po sa inyong harapan ay isang picus. Ewan ko ba kung picus microcarpa ito o picus retosa. Ayan. Ganyan po ang dahon niya. Parang picus retosa. Pero hindi po ako masyadong sigurado. Kung meron pong mas nakakaalam, pa-comment na lang po. Ito po ang gagawin nating bonsai. Popormahin natin. Bali, galing lang po ito sa cutting. Sa cuttings. Tinanim ko rito siguro mga ilang buwan na. Pwede na po itong ilagay sa training pot. Sa mas magandang training pot. Iriripot natin. Susubukan natin kung pwede ba siyang pwede ba siya sa clasping. Kung hindi naman, tatanim lang ho natin siya. Yan. Pwede ho siyang pang cascade. Pwede siyang cascade. Pwede namang hindi. So, tingnan po natin. So, tara, let's. Samahan po ninyo ako. Kukunin po natin itong ugat niya rito para baka magamit natin pang rock clasping. Tingnan po natin. Ito po mga paps. Kuha na natin. Bali, hindi pa pala pwedeng pang rock clasping. Di bali, gagawin na po natin siya. Tatanggalin po natin muna itong malaki. No? Dito po ninyo, tatanggalin natin yan. Ito lamang ang kukunin natin. Itong pa-cascade. Cascade na forma na. Ito po natin siya itatanim. Plastic bottle, transparent plastic bottle ng mineral. Yan. Ito po, pwede ulit nating itanim. Yan. Tatanim po ulit natin itong maliit na to. Pwede siyang cascade. But, ano kaya maganda nito? Tawag ng cascade. Tatanim muna po natin. So, sa pagtatanim, unang-una, dapat yung training pot ay may butas. Opo, may mga butas yan. Bilib. Sa ilalim po, para maganda yung drainage, itong ilalim, lalagyan natin ng maliliit na bato para hindi rin matapon yung river sand sa ilalim, kasi river sand ho yung gagamitin natin. Maganda na siya sa drainage. Protection pa sa river sand natin ang hindi maubos. Itong baliti po, itong picus retosa o picus microcarpa, hindi naman masailan, kaya kahit ano pong soil medium pwedeng gamitin. Pero yung gagamitin po natin ay river sand. Gusto nga po ng mga balete yung laging basa. Laging basa. Pero hindi naman nakababad sa tubig. Laging basa lang yung gusto nila. Mabilis po silang magpaugat pag laging basa. Ganyan. Tatanggalin na po natin itong malaking ugat para makahabol naman yung iba. Tutulin na natin. Ito po yung soil medium, river sand.
Sa pagbobonsai po, yung mga ginagamit nating para sa training pot, as much as possible po sana, mga ano lang, recycled materials lang para hindi po tayo gastos ng gastos. Ito na mga ating pagbobonsai ay hobby, no? Kung may pera pa tayo, pwede naman tayong bumili na ng mga gandang paso. Sa akin, training pot pa lang naman, kaya recycled materials lang para hindi po magastos. Ililipat po natin siya sa magandang magandang paso kapag finish na, no? Pagtapos na. Tapos ito rin hong river sand, kinolekta ko lang ho ito dyan sa tapat ng aming bahay. Kinolekta ko lang siya dahil marami, maulan ho eh, maraming natambak na buhangin. Eh pwede sa pagtanim natin ng bonsai. Kaya wala pong gastos. Pati itong ating materials ay galing lamang sa cuttings. Kailangan po siksik na siksik yung soil medium natin para walang air pocket sa loob, no? Para hindi mabulok yung ugat ng ating bonsai. Ang kagandahan po nito sa transparent na plastic bottle, ang kagandahan po, nas lagi kong sinasabi, dahil makikita po natin yung ugat dyan kapag fully developed na yung bonsai natin. Basa pa yung river sand kasi katatapos lang ng ulan eh. Yan po, siksik na siksik talaga. Ayan po mga paps, tapos na po nating maitanim siya. Ang susunod po nating gagawin, i-wire natin siya, hahanapan natin ng magandang forma.
meron na agad tayong maliit na bonsai. Meron na tayong bonsai, ganun lamang po kadali. Konting bend, konting ikot-ikot, meron na kaagad, konting wire. Ayan po, meron na po tayong bonsai material na tinitrain. Ayan, maraming salamat po sa panonood. Yung mga bago po at hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe po kayo sa aking channel. At marami pa po tayong video na i-share para sa mga, lalo pa sa mga baguhang bonsaiista. Yan po. Yan lamang. Sana nagustuhan po ninyo. Maraming salamat.